Magandang araw po mga kapo-ogro. Welcome back po dito sa Learning Pile. Para sa pagpapatuloy po ng ating Google Classroom serye, ngayon po ay ipapakita natin kung paano gamitin ni Teacher Jewel yung classwork at paano maglagay ng ating mga learning materials dito. Para makapunta sa ating classwork, buksan po natin ang ating Google Classroom. Pwede dito sa 9 dots. I-click lang ito. Tapos, scroll lang natin pababa, tapos i-click yung icon ng Google Classroom. Pwede din i-type sa search box yung Google Classroom. Press Enter, tapos i-click yung Google Classroom. Pag nasa Google Classroom na, pili tayo ng isang class. Piliin natin itong grade 7 Newton. Tapos, i-click natin para makapasok. Ayan! Nasa grade 7 Newton class na tayo. Kung wala pa kayong banner tulad nito, pwede nyo mapanood kung paano gumawa ng Google Classroom banner pag tinik nyo yung link na makikita nyo sa taas. Tapos na din tayo sa stream doon sa nakaraan nating video. Kung hindi nyo pa po napanood, nasa description po ng video na ito yung link. Ngayon po ay papakita natin kung paano maglagay ng documents, files, or video sa ating Google Classroom at ito ay magagawa sa classwork. Kaya nga ang classwork ang puso ng Google Classroom kasi nandoon yung mga activities na gagawin ng mga bata. Buksan na natin yung classwork. I-click yung classwork para makapasok. Tapos, nakikita natin yung create. Sa create, mamimili tayo kung anong uri ng file yung gusto natin i-upload. Tulad ng assignment, quiz assignment, pwedeng question lang, pwedeng material like pictures, document, PDF, or syempre yung video. Sa reuse post naman po, ito yung files na pinusta natin sa ibang class natin o dating class na gusto natin gamitin ulit dito sa class natin. Mamaya papakita natin yan. Sunod yung topic. Ito yung gagawa tayo ng folder dito sa classwork para mas organize yung pagpo-post natin ng mga materials. Tapos, pwede din tayo mag-attach ng book widgets. Tatalakayin natin yan sa next video kung paano maglagay ng book widget sa Google Classroom. So, ano po kaya ang una nating dapat gawin? Ang una po nating dapat gawin ay gumawa ng topic para maging organized yung mga ilalagay nating materials. I-click natin yung topic. Tapos, ilagay natin halimbawa po Module 1 Week 1 Scientific Investigation. Tapos, i-click natin yung Add. Ulitin lang po natin yon. I-click ang Create, tapos i-click ang Topic para magdagdag ng mga topics. Ayan, nakapaglagay na tayo ng mga topics para sa first quarter. Mapapansin natin na nauna yung Module 1, Week 7. Para mabago yung posisyon ng mga topics, i-click lang po yung 3 dots sa kanang bahagi. I-click lang yung Move Up or Move Down. Dito din pwedeng i-edit yung pangalan ng topic. I-delete or i-copy yung link. Subukan natin i-click yung Move Down. Ayan, napunta yung topic sa ilalim. Para mas mabilis, pwede ding i-drag yung topic sa gusto nating posisyon. Ayan, maayos na ang pagkakasunod-sunod ng ating mga topics. Lagyan na natin ang mga files o learning materials. Subukan natin maglagay ng assignment. I-click natin yung assignment.
Isulat dito yung title ng assignment. Halimbawa, assignment number 1, scientific investigation. Sa instructions, depende po kung ano yung gusto nating ipagawa sa ating mga estudyante. Tulad ng, read the story about scientific investigation. Pwede tayo mag-upload ng document sa ating Google Drive. Or kung nasa internet, pwede ilagay yung link ng article or story. Kung gusto naman natin manood sila, pwede natin ilagay, watch the video about scientific investigation. Tapos, pwede tayong maglagay ng link o link ng video. Mag-upload ng video sa ating Google Drive or mag-search sa YouTube. Or kung may link na, mas maganda, i-paste na lang ito. Tapos sa tabi ng add, yung create. Dito, pwede tayong gumawa gamit ang mga Google Apps tulad ng Google Docs, Slides, Sheets, Drawings, at Forms. Subukan natin maglagay ng YouTube video. Click Add, tapos click yung YouTube video. I-paste natin yung link kung meron tayong link ng video. Tapos, click natin yung Add. Napost na po natin ang ating YouTube video. Ngayon naman po, punta po tayo sa kanang bahagi. Nakikita po natin sa taas yung 4. I-click po natin yung arrow down sa gilid. Tapos, mamili po tayo ng class na gusto natin isend yung assignment. I-click lang po yung square na box para malagyan ng check. Sa kabilang side naman, i-click din natin yung arrow down. Pwede po tayong mamili kung all students or pili lang po. Maglagay ng points or pwede ding ungraded. Maglagay ng due date. Tapos scroll down po tayo. Ang importante po ay ilagay siya sa tamang topic. Yun ang Module 1, Week 1. Pwede tayo maglagay ng rubric. Pagtapos na po tayo ilagay ang ating mga importanteng detalye, punta na po tayo sa kanan taas ulit at makikita natin yung assign. Pag tinik po natin yung assign, mapopost po agad yung ating mga assignment. Pero kung matagal pa naman, pwede natin siya i-schedule. Kung gusto po natin huwag muna i-post at ma-edit, i-save drop po natin. Ngayon po, i-click natin yung assign. Makikita po natin na na-post na ang ating assignment at ito ay nasa tamang topic. Para malaman kung ilan ang sumagot, click lang po natin ang ating assignment. Sa kaliwang bahagi po, yung turn in, ibig sabihin po ng turn in, ilan po ang sumagot. At assign naman, yung mga hindi pa nakasagot. Subukan naman natin maglagay ng file sa ating assignment. I-click ulit ang create, tapos i-click ang assignment. Tapos, mag-add tayo ng file. I-click ang upload. Tapos, yung browse. At hanapin yung file sa ating computer. Pag nakita na, i-click natin yung file. Tapos, click natin yung open. Ayan, nakalagay na yung file natin. Sa tabi nito, makikita natin yung Students Can View File. Click natin yung drop-down arrow. May mga options tayo na pwede ilagay, kung paano gagamitin at isasubmit as output ng mga estudyante natin yung file. Pag Students Can View File, ibig sabihin, mabiview lang ng ating mga students
nilagay nating file. Hindi nila pwede ma-edit or sagutan. Kapag students can edit the file, pwede nilang baguhin yung laman nito, pero lahat ng estudyante ay gumagawa sa iisang file. Kapag make a copy for each student, bawat estudyante ay magkakaroon ng sariling copy. So yung students can edit na file na setting, maganda yon para sa collaborative activities. Pero kapag individual output, ang dapat na setting ay make a copy for each student. Magagamit lang ang mga settings na ito sa assignment at quiz assignment. Pag okay na lahat, click na natin yung assign sa taas. Ayan, na-post na natin yung ating assignment. Sunod po yung create quiz assignment. Click po natin yung quiz assignment. Halos parehas lang po siya ng assignment. Ang pinagkaiba lang po ay meron siyang Google Forms na makikita po natin sa baba. Magagamit natin ang quiz assignment kung meron tayong gustong pasagutan na test sa ating mga estudyante para siyang take-home test. At ang maganda po dito ay pwede natin ma-export yung results sa Google Sheets kasi nagsagot po sila sa Google Form. Kung ano po yung ginawa natin sa assignment, parehas lang po. Pwede po tayo mag-attach ng files or videos, gumawa ng mga Google Apps like Google Docs or Google Slides. Pag okay na dito sa kaliwa, lahat, nalagay na mga importanteng files. Sa kanan, ilagay naman natin yung mga importanteng detalye. Huwag po natin kalimutan ilagay yung file sa tamang topic. Pagtapos na po lahat, akyat na po tayo ulit sa taas. Tapos, i-click natin ang assign para ma-post agad. Click na po natin yung assign. Nailagay na natin sa ating topic yung quiz assignment. Nasa loob na siya. Next po ay yung create question. Napapaisip tayo, saan pwede magamit yung question? Okay, so pwede siyang exit ticket. Bago matapos yung lesson, pwede natin tanungin yung mga estudyante. Halimbawa, what is the one thing you learned today? Pwede din magamit yung question para magkaroon ng interaction yung mga students. Tulad ng share a link that will show scientific investigation. Tapos sa bandang ilalim, i-click natin yung students can reply to each other para makita din nila yung sagot ng mga kaklase. Pwede din gumawa ng poll question. Tulad ng what part of the scientific investigation do you think is the most important? Tapos, maglagay ng mga choices. Ulit po, pwede tayo maglagay ng file or document and video ng Google Apps. Lagyan ng detalye ulit yung kanang bahagi. Huwag natin kalimutang ilagay sa tamang topic. Pag okay na lahat, punta ulit tayo sa taas at i-click ang As. Meron na tayong question sa ating topic. Sunod naman yung material. Ano-ano mga material yung pwede natin i-upload? Yung syllabus or topic outline, mga resource materials tulad ng reading materials and learning videos. Pwede yung online classroom rules natin kung ito ay picture. Okay, subukan po natin maglagay ng material. Same procedure lang po. Lagyan natin ang topic, steps in scientific investigation.
Lagyan ng description, "This poster shows the steps on scientific investigation." Click Add, tapos, halimbawa po, picture na nasa computer po natin. Hanapin po natin. Pag nahanap na, i-click yung file. Tapos, click Open. Pag na-attach na, i-fill up ulit yung mga details na nasa kanang bahagi. At ulit, huwag natin kalimutang ilagay sa tamang topic. Tapos, punta ulit tayo sa taas. At i-click ang Post. Ayan, nalagay na natin lahat ng pwede natin magawa sa classwork. Pero meron pang isa, yung Reuse Post. Ang Reuse Post po ay ang mga post natin na ginawa sa ating mga class or sa mga dati na nating class na gusto nating ulitin o i-post ulit dito sa ating bagong class. I-click lang po yung Reuse Post at lalabas yung lahat ng class natin. Tapos, click natin yung class na meron tayong gustong kunin na post. Tapos, i-click natin yung post na yon. Pwede natin i-edit para magamit sa ating bagong class. Huwag natin kalimutan na ilagay sa ating topic. Pag okay na, i-click ang Assign sa taas. Panghuli po ay yung Google Calendar at Class Drive Folder. Sa Google Calendar, ay pwede po tayong maglagay ng reminders o mag-set ng schedule sa inyong Google Meet ng inyong class kung kailan kayo magsisynchronous. Sa Class Drive Folder naman po, ay ito po yung folder na nasa Google Drive po natin na naka-assign sa ating class. Tulad po nito, Grade 7 Newton. Lahat ng files or documents na ina-upload natin sa ating class ay napupunta dito sa folder na ito. Maraming salamat po, teachers! Sana marami po kayo natutunan kung paano gamitin ang classwork sa ating Google Classroom. Kung meron po kayong suggestions or comments, lagay nyo lang po yan sa comment section ng video ito. At pipilitin ko pong masagot po lahat yan. For more learning videos and tutorials, seminars with CPD units, MELC-based resources and PowerPoints, and new trends in education, subscribe lang po at hit lang po natin ang bell. Like and follow din po ang ating page. Hanggang sa muli, ingat po tayo palagi. Happy learning, pals!